mga kapangga. Welcome to our channel. Ayun, so bukas na nga yung araw ng rapid test ko. So, laman ko na na bukas yung batch namin. So, tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung proseso ng rapid test. So, ngayon, uwi muna ako. Papayin muna ako sa bahay. Bukas, stretch na tayo sa rapid test na venue. So, requirements ng opisina namin yun. Ayan, uwi muna ako. Kita kayo bukas. Ciao! Ayan, papasok na tayo. Punta na tayo sa venue ng rapid testing. Saliga, sumahan niyo ako. Ayun, syempre, as usual, mag-aabang tayo ng tricycle dito. Ayan, para kauntang labasan. Tapos, bus naman. Hindi ko nakukunan yung buong travel ko. So, ang susunod na start na ng video, ulit natin din sa mismo rapid testing na. Meanwhile, so, ayun, nasa labasan na tayo. Pasakay na ako ng bus. So, 9:30 yung start ng rapid testing. So, natukakas ko lang. Ayan. Time check 7:16. So, ayun, punta mo na ako mga guys. Bye-bye. Ciao. A few moments later. Natin. Dito na tayo sa circle. Tayo sa circle. So, papasok tayo dito sa City Hall. Saka sa City. Saka dun sa COVID-19 rapid test. So, ang oras na natin ngayon is 8:44. May oras pa ako. So, ayan. Mamaya na lang ulit. Okay. Guys, nag-fill up pa muna ng form bago ka pumila dun sa rapid test. So, mag-start sa 9:30. Pwede pa nga muna. So, ayan. Update lang. Kailangan namin kailangan natin punta sa department namin. Baka kumuha po nung isa pang form. Kulay puti yan eh. Kulay puti daw yun. So, hindi ako sa isina namin. Ayan. Kapag nasa pila na ako ng rapid test, so kaya pila na to para makapit test na tayo. Napirma ko na din mga form. Ayan. So mag-atsaga na lang sa pila. Ayan mga test boots nila. Ayan, ayan yung mga test boots. Guys, nandito lang ako sa loob. After nitong last na pila na to, doon na tayo sa test booth, rapid test booth. May plan siguro ng 10 to 14 minutes. Tapos malaman na yung result. Tapos na tayo mag rapid test. Dito na tayo sa waiting area. Kita lang natin yung result. Then, tapos na. Ngayon, i-isolate muna natin yung sarili natin. Kasi, wala. Ito yung mga na-test. Hindi pa natin alam kung baka may positive dito. So, i-isolate natin. Ilayo natin mga, yung sarili muna natin. Ayan. So, yun. Waiting pa din po ng result. Ayan. Update ko lang kayo. Natapos na po yung natapos na po yung rapid test po natin. So, ang naging result ko ay negative. Ayan. Negative. So, hindi ko na napakita yung sa waiting area kasi pagkatapos mo kunin yung dugo mo, yung sample na blood mo, after nun, pupuntahin ka na sa waiting area. Ayan, para malaman yung result. So, ayun, nag-antay ako doon, naupo ko doon, yun. After noon,
yung mga binibigay na papel, tapos ina-announce nila yung hawak na papel na yun, ina-announce nila yung mga negative. So ayun, nabanggit yung pangalan kasi it means negative. So after nun, pwede nang bumalik sa mga kanya-kanyang destined na departments. So yung mga certificate, wala ko nun, hindi nila binibigay yun. Akala ko binibigay yun sa mga sa bawat department. Siguro baka ma-list nila yung ni-list nila yung mga negatives, tapos na nila sa ni-list nila yung mga yun, mga nag-negative, baka sinusort nila. Siguro gano'n yung ginagawa nila. Tapos yung mga in case na may nag-positive doon, may naka-standby na ambulance doon. Tapos meron ding after nung pag nasa ambulance ka na, dadaling ka naman sa circle, meron doon quarantine facility. Nag-build sila yung mga pop-ups. Ayun. So, ayun. Buti na lang. Negative. Kaya nagpapasalamat din ako meron ganitong programa para sa mga empleyado din. Kasi ako, katulad ko, Quezon City to Bulacan ako, yung travel ko. So, hindi tayo nakakasigurado. Ayan, COVID, di naman natin nakikita yan. Di natin nalalaman kung meron na pala tayo. So, yun. Nakampante yung kalooban ko kasi syempre maliit pa din yung anak ko. Nakikita nyo naman sa ibang videos. So, mahirap. Kaya ngayon, medyo malubag yung ano na kahit pa paano, may assurance na wala tayong COVID. No? Pero sabi na iba, hindi daw 100% accurate yung rapid pass. Kung siya makasigurado, pass swab test ko. Yun. Nagpapasalamat ako sa mayor ng QC, meron ganitong programa sa Quezon City Government. Yun, maraming salamat. And, at saka, kahit nalaman na natin negative na tayo, huwag pa din pakampante. Yeah. Kung ano yung pag-iingat na ginagawa natin before, tuloy-tuloy lang natin. Yeah. Kung huwag natin isayang bala na hindi porket negative na tayo, hindi na tayo tatamaan. Yung banta ng COVID, yung threat ng COVID nandyan pa din. Hanggat walang vaccine or gamot, nandyan pa din yan. Yun. Ganun pa din, lagi tayo maghugas ng kamay, mag-alcohol, observe yung social distancing, yung mga gatherings o kaya yung mga pagmumol, ilimit natin. Kung hindi naman kinakailangan, kung hindi naman kailangan ng mga, kung leisure lang yung pinunta natin sa mga malls, pagpaliba muna natin, hanggat walang vaccine or gumat kasi napakamahal magkasakit. Hindi lang yun, hindi lang yung sarili mo yung kakakunin. Paano yung mga nakasalamuha mo, lalo na yung mga pamilya mo, anak mo, magulang mo. Diba? So yun. Guys, stay safe lagi, tsaka hugas ng kamay. Yun, alcohol, inom ng vitamins, palakasin ng resistensya, magkakaroon ng sapat na pahinga. Ayan, mag-abusuhin mga sarili na stress. Tapos, palakasin yung immune system. At pag may nakaramdaman, siguro magpa-check na pag may mga nakaramdaman mga symptoms. Para na din magapan yung sakit sa'yo. At may iwasan yung mag-spread yung virus sa pamilya mo at saka sa community. Hindi ka na makadagdag ng mga lobo dun sa bilang ng COVID. Maging cause nung laki ng bilang ng COVID. So, yun. Kung hindi naman kinakailangan lumabas, limitahan na lang natin. Kung hindi naman talaga kailangan, wala namang agenda sa labas, wala namang bibilhin, manatili na tayo sa loob ng tahanan. Lalo na po yung mga bata at matatanda. Yan, kumain naman sa sustansyang gulay. And yan, sa susunod na lang po ulit na vlog natin, please like, share.
share and subscribe sa Mutsari TV, mga kapangga. And paki-like na din po yung Facebook page namin, yung www.facebook.com/samutsaritv. O pwede nyo lang i-search yung Samutsari TV dun sa search bar ng Facebook. So yun lang, mga kapangga, sa susunod na lang po ulit. Please like, share, and subscribe. Yun. Bye-bye.